Pag-usapan natin ngayon, no, mga apo, ang sinasabing mansyon natin doon sa langit. Ang mansyon ba natin sa langit ay kasing laki din kaya ng mansyon na makikita natin dito sa lupa? Eh kung ganon, kung wala tayong mansyon dito sa lupa, ay asahan na natin na merong mansyon na nakalaan para sa atin doon sa langit. Paano kaya natin matatanggap ang mansyon natin sa langit? Ito ba ay literal na mga malalaking bahay? Ang sabi ni Jesus noong gabing bago siya ipako sa krus, sinabi niya sa kanyang mga alagad na iiwan niya sila at hindi sila maaaring sumunod sa kanya, na mababasa natin sa Juan chapter 13 verse 33. Itinanong ni Pedro kung saan siya pupunta at kung bakit hindi sila makakasunod sa kanya. At binigyan sila ng katiyakan ng Panginoong Hesus na makakasunod din sila sa kanya sa bandang huli. At sinabi naman ni Hesus sa Juan chapter 14 verse 2-3. At ganito ang pagkasabi, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon." Ganito ang mababasa natin sa King James Version, na ang mansyon ay isinalin bilang muni. Ang muni ay salitang Grego na ang ibig sabihin ay resting place o pahingahan, na kung saan ang karamihan sa mga modernong version ay isinalin ng mas tumpak bilang isang lugar o isang tirahan. Nangangahulugan lamang itong isang bahay o isang silid o isang pahingahang kwarto o lugar na tirahan. Ang ating tahanan sa langit ay maaaring hindi isang palasyo. Mayroong bawat indikasyon na ang tahanan ng mananampalataya ay magiging mabuti at maging perpekto. Ngunit walang anumang magpapahiwatig ng insaktong hitsura kung saan maninirahan ang mga mananampalataya. Ito ay maaaring mula sa isang simpleng tahanan hanggang sa isang marangyang mansyon. Ang uri ng tirahan ng mga mananampalataya na magkakaroon sa langit ay hindi maliwanag sa talatang ito. Pero ang positibong pakinabang ng pagkaunawang ito na mayroon tayong mga tirahan o silid sa bahay ng Ama at hindi tayo maninirahan sa magkakahiwalay na lugar. Lahat tayo ay mananahan kasama ng Ama sa langit magpakailanman. Inilalarawan ng Book of Revelation na ang mga mananampalataya ay magkasamang mamuhay. Magkakaroon ng isang makalangit na lungsod na mababasa natin sa Revelation chapter 21 verse 22. At ang mga mananampalataya mula sa bawat grupo ng mga tao, bansa at wika ay sama-samang sumasamba sa Panginoon na mababasa natin sa Revelation chapter 7 verse 9. Maaaring sa halip na mga individual na tahanan, ang mga mananampalataya ay sama-samang mananahan kasama ang Panginoon. Maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may perpektong lugar na inihanda para sa bawat mananampalataya upang manahan kasama niya. Ang pinagtutuunan ng pansin ay hindi sa kung magkakaroon ng mga individual na tahanan o magarbong tahanan na iyon, kundi sa presensya ng Panginoon at sa pamumuhay kasama ng iba pang mananampalataya sa perpektong kaluwalhatian, at ito ay magpawalang hanggan. Tungkol naman sa ating katayuan sa langit, sinabi ng Diyos sa Mateo chapter 20 verse 16, at ganito ang pagkasabi, "Kaya't ang mga una ay mga huhuli
at ang mga huli ay mga uuna. Ang ibig sabihin nito na kung sino ang mga nakaranas ng pinakamasamang uri ng pagdurusa dito sa lupa ay makakatanggap ng pinakadakilang karangalan sa langit. Sila ay lubos na pinagpala ng Diyos dahil tinatamasa nila ang hirap ng buhay na puno ng pagpakumbaba. Tayo ay magtagumpay laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. At ito ang katotohanan para sa mga nagtitiwala kay Jesus para sa kaligtasan. Gayunpaman, ang mas kamangha-mangha ay kung sino tayo kay Kristo. Hindi yung hanapin natin kung saan ang silid o seat ng mga silid tulugan o ang mga mansyon natin sa langit kung saan tayo maninirahan, kundi sa kanyang harapan ay kumakatawan sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Ang ating mga mukha ay magpapakita din ng kaluwalhatian ng banal ng Diyos at tinatawag tayo sa isang tahanan na hindi natin maiisip. Kung iniisip ng iba na ang tirahan natin doon sa langit ay talagang literal na mansyon, hindi ba't nakakabagot din yon? Ang laki ng bahay, isang mansyon, tapos mag-isa lang tayong nakatira, di ba? Mas maganda yung sinabi dito na titira tayo sa isang silid sa mansyon ng Panginoon. Kumbaga, meron tayong kanya-kanyang silid sa isang napakalaking mansyon. Idi paglabas natin sa ating silid, makikita natin yung ibang nakatira din sa bawat silid at may makakausap na tayo. O di ba, mas maganda yon. Yung silid na nakahanda sa atin doon sa mansyon ng Diyos ay hindi yun basta silid lang na makikita natin gaya sa ating bahay dito sa lupa, kundi yun din ay isang magarbong silid na hindi mo lubos maisip sa sobrang ganda. Sa mga nakikinig ngayon at hindi naniniwala, ay okay lang yun. Ganon talaga ang tao. Hindi sila maniniwala kapag hindi nila nakikita ang isang bagay. Dapat ninyong isaalang-alang mga apo ang sinabi ni Jesus. Sinabi niya, pinagpala ang mga naniniwala kahit hindi niya nakikita. Gaya ng mababasa natin sa Juan chapter 20 verse 29 na ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Kaya dapat tayong magtiwala sa Diyos, no mga apo? Isipin nyo na lang na walang mawawala sa atin kung magtitiwala tayo sa Diyos. Pero yung mga hindi naniniwala, pagdating ng oras ay wala din naman silang mapapala at doon nila makikita ang ganap na katotohanan kung sino ang pinagpala. Okay, at maraming salamat sa inyo, no mga apo? At hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy na magsasabing, purihin ang Panginoon magpakailanman. Bye-bye!